Magandang buhay! Ako nga pala si Teacher Joanne. And welcome to my channel. Handa ka na ba sa ating aralin? Tara, sama-sama tayong mag-aral at matuto mula sa mga video lesson sa Filipino 4. Video lesson sa Filipino 4, Quarter 1, Week 1. Ang mga paksang ating pag-aaralan ay ang pangalan at pagbibigay ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng formal na definisyon. Bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay manalangin. Nais kong basahin ninyo ng dahan-dahan ang panalangin na ito. At ang lahat ay magsasabi ng amen. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto na ating lilinangin sa linggong ito. Ito ay mula sa Melks. Una, nagagamit ng wasto ang mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. Ikalawa, nakasusulat ng talata tungkol sa sarili. At ikatlo, nabibigyang kahulugan ang salita sa pamamagitan ng formal na definisyon. Unang paksa ay ang pangalan. Para sa pangganyak na gawain, nais kong sabihin ninyo ang larawan kung ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ayan, tignang mabuti. Ano ba ito? Ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Tama, ito ay tao. Sunod naman. Ano ito? Ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Ano ito? Tama, ito ay hayop. Ito namang larawang ito. Ano ito? Ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Ano ito? Tama, ito ay lugar. Ito namang larawang ito. Ano ito? Ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Ano ito? Tama, ito ay bagay. Ayan, ano kaya ang larawang ito? Ito ba ay tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari? Ano ito? Tama,
Ito ay pangyayari. At para sa ating isaisip o susing konsepto, ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ang tawag sa mga ito ay pangalan. Mga halimbawa ng pangalan. Para sa mga ngalan ng tao, nanay, kapatid, kaklase, guro, at doktor. Mga halimbawa ng ngalan ng bagay, lapis, papel, aklat, sapatos, at laruan. Mga halimbawa ng ngalan ng hayop, aso, pusa, kambing, isda, at ibon. Mga halimbawa ng ngalan ng lugar, paaralan, palengke, plaza, simbahan, at kusina. Mga halimbawa ng ngalan ng pangyayari, kasalan, binyagan, at kaarawan. May dalawang uri ng pangalan. Ang una ay ang pambalana. Pambalana ang pangalan kung karaniwang ngalan ang tinutukoy. Wala itong tiyak na ngalan kaya't isinusulat ito sa maliit na letra. Ang ikalawang uri ay ang pantangi. Pantangi ang pangalan kung tiyak na ngalan ang tinutukoy. Nagsisimula ito sa malaking letra. Upang lalong maintindihan ang dalawang uri ng pangalan, narito ang mga halimbawa. Sa unang hanay, meron tayong pambalana. Sa ikalawang hanay naman, ang mga halimbawa ng pantangi. Sa pambalana, meron tayong guro. Tandaan, walang tiyak na ngalan ang pambalana. Pantangi, binibining laksamana. Ibig sabihin, tiyak na ngalan na siya ng guro, kaya naging siyang pantangi, binibining laksamana. Sa pambalana, meron tayong lalawigan. Kapag pantangi naman, pampanga. Ibig sabihin, tiyak na ngalan na siya ng lalawigan. Kaya naman, nagsisimula siya sa malaking letra. Kaya't siya ay isang pantangi. Pambalana, lapis, pantangi, monggol. Pambalana, sabon. Pantangi, safeguard. Pambalana, aso. Pantangi naman, German Shepherd. Pambalana, paaralan. Pantangi, AMSIC Integrated School. Pambalana, pagdiriwang. Pantangi, araw ng kalayaan. Bakit kaya mahalagang matutunan ang pangalang pambalana at pantangi? Mahalaga ang kaalaman ukol sa mga pangalang pambalana at pantangi, dahil magagamit mo ito sa maraming pagkakataon. Isa sa mga mahalagang gamit nito ay ang maayos at wastong pagsasalita o pagtukoy tungkol sa sarili, kagaya lamang kung ikaw ay nagpupuno o nag-fill up ng mga forms patungkol sa iyong sarili.
kagaya ng biodata o kaya naman ay resume. Sa oras na malawak na ang kaalaman mo sa wastong paggamit ng pangalan at sa mga uri nito, dahil sa maayos mong pagsasalita, maaari kang maging huwaran sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sunod na paksa ay ang pagbibigay ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng formal na definisyon. May mga salitang maaaring ngayon mo lang nabasa o narinig, kaya hindi mo maunawaan ang mga ito. Paano nga ba mauunawaan ang salitang hindi natin alam ang kahulugan? Hindi sapat ang ipagtanong mo lang ang kahulugan nito. Maliban sa ipagtanong mo ang kahulugan nito, maaari kang gumamit ng mga pahiwatig na salita o context clues, kasalungat at kasing kahulugan ng salita. Maaari ka rin gumamit ng mga sanggunian upang malaman mo ang kahulugan ng isang salita. Isa sa maaari mong gamitin ay ang talatinigan o diksyonaryo. Ang diksyonaryo ay isang uri ng aklat o sangguniang naglalaman ng mga salitang may mga kahulugan. Maaari mo itong gamitin upang ibigay ang formal na definisyon ng isang salita. Mayroon itong maliit na sukat lamang na pwedeng dalhin kahit saan. Mayroon din nitong malaking sukat na kadalasan ay makikita sa mga silid aklatan. May mga talatinigan na ring magagamit online. Madali mo lamang makikita ang salitang nais mong malaman ang kahulugan dahil nakaayos ito ng paalpabeto mula letrang A hanggang letrang Z. May mga gabay na salita o guide words sa itaas ng bawat pahina sa isang diksyonaryo upang malaman mo kung ano-ano ang mga salita ang nakapaloob sa isang pahina. Maliban sa kahulugan ng salita, makikita rin sa diksyonaryo ang wastong bigkas ng salita, pinanggalingan at bahagi ng pananalitang kinabibilangan nito. Ang mga larawang ito ay ilan lamang sa mga itsura at nilalaman ng isang diksyonaryo. Makikita sa itaas ng isang pahina ang gabay na salita. Makikita din dito ang bawat salita na nakaayos ng paalpabeto. Kasunod ng salita, makikita dyan kung anong bahagi itong ng pananalita. Kung ito ba ay pangalan, panguri, at iba pa. At sunod ay makikita mo ang formal na definisyon o kahulugan ng isang salita. Ngayong alam mo na ang mga susing konsepto tungkol sa pangalan at pagbibigay ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng formal na definisyon, maaari mo nang sagutin ang mga gawain sa iyong module. Suriin. Ito ay makikita sa pahina 6 sa iyong module. Panuto, gawain 1. Upang masuri kung lubos mong naunawaan ang aralin, ikaw ay naatasang sagutin ang form sa ibaba patungkol sa iyong sarili. Isulat ng maayos ang mga pangalang pambalana at pantanging iyong gagamitin.
Isusulat mo dyan ang iyong pangalan, edad, kasarian, tirahan, mga magulang, pangalan ng iyong ina at ama, paaralang pinapasukan, baitang, gurong tagapayo, at paboritong asignatura. Para sa pagyamanin o isagawa, makikita ito sa pahina 7. Panuto, gawain 2. Pag-aralan ang mga pahina ng diksyonaryo. Hanapin at isulat ang formal na kahulugan ng salita na nasa unang kolum. Pagkatapos, gamitin ang salita sa makabuluhang pangungusap. Gamitin ang talahan na yan sa pagsagot. Makikita sa unang hanay ang mga salitang hahanapin mo. Meron tayong halimbawa na salita dyan. Tahol. Hahanapin mo ito sa pahina ng diksyonaryo. Ayan. Pagkatapos, isusulat mo sa pangalawang hanay ang formal na kahulugan. Ano ba ang tahol? Ito ay kahol ng aso. Pag nasulat mo na ito, gagamitin mo siya sa pangungusap at isusulat mo ito sa ikatlong hanay ng inyong talahan na yan. At para naman sa tayahin, makikita ito sa pahina 8 ng inyong module. Gawain 3, balikan ang iyong mga naging sagot sa gawain 1. Gamitin ang mga impormasyon na iyong isinulat sa pagbuo ng isang maikling talata tungkol sa iyong sarili. Lagyan ng pamagat ang talatang isinulat. At narito ang rubric sa pagwawasto para sa gawain 3. Mayroon tayong 5 pamantayan. Una, nailahad at naiugnay ang mga impormasyon na hinihingi sa pagsulat ng talata. Ikalawa, organisado at sinuring mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya o kaisipan. Ikatlo, wasto ang gramatika. Ikaapat, wasto ang baybay at bantas. At ikalima, may pamagat. Narito ang mga sangguniang ginamit para sa pagbuo ng araling ito. Ito ay inihanda ni na Ma'am Michelle Laksamana mula sa Santa Teresita Elementary School at Ma'am Eleanor B. Tolentino mula naman sa Santo Domingo Integrated School. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito. Sana ay marami kayong natutunan, mga bata. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!